Alright, mga kapaso. Ito na ang ating isa pang yellow dragon fruit na nagbloom na rin. At itong variety na ito, guys, ay isa siyang fertile variety, self-fertile. Kung nanonotice nyo, guys, no, isang palatandaan na self-pollinating or self-fertile ng isang bulaklak ng dragon fruit. Tingnan nyo, guys, yung kanyang stigma. Ito. Yan, nakita nyo? Ang lapit-lapit niya sa mga pollen niya. Ayan. So, madali pong makalipat ang pollen galing dito, papunta doon sa stigma niya. At according sa ating mga research, paghahanap ng ganitong variety ay self-fertile po talaga siya. So, ibig sabihin, nabubuo ang kanyang bulaklak para maging bunga sa pamamagitan ng sarili niyang pollen. Ito po, guys, yung pinresent ko sa inyo nakaraan. Ayan na siya, guys. Ang ganda pala ng kanyang bulaklak. O, kakaiba. Payat siya na. Mahaba. Yun. Ayan, o. Ayan. Tsaka, ang bunga nito, guys, ay mayroong mga tinik. Pagka na, ano na siya, nahinog, ay ano, madali lang tanggalin yung mga thorns na yan bago mo siya i-harvest. Kaya pagkakaiba niya doon sa Isis natin, ang Isis po yung kanyang bunga dito, no? Ngayon, wala pa siyang tinik, ano? Pero pagka siya ay ma-fertilize at maging bunga, kusang tutumo dyan ang mga tinik according dun sa ating research. So, ayan, guys. Nakita nyo na yung yellow dragon fruit. Yellow lang po ang tawag sa kanya, no? So, yan po yung kanyang bulaklak in full. At ang bango niya, guys. Napakaganda. Alright, guys. Mga kapaso. Short update lang ng ating yellow dragon fruit na nagbloom ngayong gabi. See you next video. Bye-bye.